siguro familiar kayo dito sa storya na to dahil sobrang trending nito sa mundo ng social media at kahit sa mga mainstream media natin ay talagang binalita yung storya na to, no? So ito yung babae na di umano nawala dito sa loob mismo ng Robinson's Mall, no? Kaya tunghayan natin yung isang video ni Kaalaman. Okay, so ilagay ko na lang sa description yung kanyang channel link para mapuntahan nyo rin yung kanyang YouTube channel. Panoorin natin yung kanyang video na may pamagat na Jubaline Galino, Robinson's Missing Case Analysis. Okay, so wag na nating patagalin to. Simulan na kagad natin yung ating reaction video. Nunal sa mukha, mm-hmm, balingginitan, mm-hmm, o islim ang katawan, maganda at higit sa lahat, walang alam na bisyo at wala ding boyfriend. So ibig sabihin na may tsura talaga yung babaeng ito, ano? Ganyan ilarawan ng mga kaanak ng babae na kung tawagin ay Jovelyn Galieno na magpasa hanggang ngayon ay misteryoso pa rin nawawala, mm-hmm, sa loob ng Robinson. Noong Ernest, lahat ng mga area in the vicinity, no? Okay. Robinson's Mall, sa labas, pinakita nila sa atin, wala. Mm. Walang lumabas na Jubilin. Pero, yung CCTV nung umaga, alas 9, pumasok si Jubilin. So, may CCTV footage na pumasok, pero walang CCTV footage na nahagip na nakalabas na ng mall. Oho, grabe, no? Nakakatakot yung mga ganito, no? At imposible, mga idolo, no? Na hindi ka pwedeng mahagip ng CCTV pag ikaw ay lumabas, dahil alam ho natin yung mga mall na to, kahit sa mga fire exit, kadadaan eh nakapalibot ang CCTV dyan, kahit sa mga parking lot, punong-puno ng CCTV yan. So, kung may CCTV ng pagpasok body, ngunit walang CCTV ng paglabas, ay nasaan? Nasaan na kaya itong si Jubilin? Sa patuloy ko pang paghahanap ng mga clue kung nasaan nga ba ang babaeng ito, ay may isa pang patunay na nasa loob nga siya ng mall. May CCTV footage kung saan nakita siya mismo na nasa isang tindahan naglalakad. At ika nga rin ng konsehal tungkol sa CCTV footage na ito ay Robinson's Mall, masyado niyong minamaliit ang ating gobyerno. Ang PNP ay sumulat na sa inyo. Ang CIDG ay sumulat na rin sa inyo noong Sunday pa. Pati si Anti-Crime Task Force Program Richard Ligad, tanggapan ng Under Office of the City Mayor, ay sumulat na rin sa inyo upang ipaalala sa inyo ang ordinance na dapat bigyan niyo ng kopya ng CCTV footage ang mga otoridad. Ang sinasabing ordinansa dito, buddy, ay tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. Section 19, responsibilidad ng kung sino mang may-ari ng gusali na hayaan ang batas na panoorin ang kopya ng CCTV sa loob ng 72 hours pagkatapos magbigay ng request ng mga kinauukulan para makatulong sa investigasyon. Ang hindi pagsunod dito ay maaaring matanggalan ng permit at pagmultahin ng 5,000 pesos. Mm-hmm. Ika pa ng konsep. Ito rin yung nakakainis, no? Sa mga ganitong malalaking establishment, mga idolo, no? Halimbawa, ikaw ang kamag-anak ng missing person, gusto mong malaman kung saan na or at bakit nga ba nawala itong babae or yung anak mo dito sa mismong loob ng mall, tapos ayaw magbigay. No, nakakainis naman talaga yon, ano? Konsehal ay ako na konsehal ng lungsod ay nakiusap na din sa inyo. Kaming lahat ay hindi nyo binigyan ng kopya ng CCTV footage. Badi, alam nyo, nagtataka din ng mga otoridad. Sabi ng isang pulis ay noon kapag humihingi sila ng CCTV footage mula sa Robinson's Mall na gagamitin sa isang investigasyon, halimbawa sa isang krimen o nakawan, mm-hmm, ay binibigyan naman daw agad sila ng kopya. Pero bakit ngayon ay nagmamatigas sila? Siguro mga idolo, sa mga ganitong negosyo, no? Alam natin milyon-milyon ang usapan dito, mga idolo, no? At alam natin may mga legal team din itong Robinson's Mall, no? Hindi rin sila talaga basta-basta magbibigay, no? Kasi nga, you know, pinoprotektahan din nila yung pangalan, ano? At syempre kung may makita na talagang hindi safe ang pagpunta or talagang may nangyari doon sa babae na ito mismo sa loob ng mall, ay talagang baka
sobrang malugi sila or baka magsarado. Iga ng konsehal ay nakiusap sa akin ang mga opisyal ng Robinsons sa higher office na kung maaari ay ceasefire na muna. Ibig sabihin, buddy, ay wala munang magsasalita dahil daw apektado ang kanilang kita sa kontrobersyal na pagkawala ni Jobeline. Mm-hmm. Nakakalungkot lang, buddy, na mas inuuna pa nila isipin yung kita nila kaysa makipagtulungan sa mga pulis at mahanap si Jobeline. Ang sagot naman ng konsehal dito, buddy, ay papaano namin mapagbibigyan ang kahilingan ninyong ceasefire kung ayaw ninyong makipag-cooperate sa investigasyon ng mga otoridad. Mm-hmm. Buddy, napakarami ang alibay na ginagawa ng Robinson Small para hindi ilabas ang CCTV, kesyo brownout, kesyo sira, etc., etc. So, basically, buddy, that is the story. May babaeng nawawala at ayaw naman makipag-cooperate ng Robinson Small para ma-resolve ang kaso. At the end of the day, buddy, ay napakasimple lang gawin yon na kahit na wala ng court order na siyang hinihingi ng management ng Robinson, ay they can come clean at sabihin na heto ang CCTV, labas na kami dyan, kayo na ang bahalang mag-imbestiga. But as we all know, that is not the case. Pero alam nyo, buddy, ang pinaka-latest ng ito na lehitimo talaga tungkol sa CCTV footage na yan ay nag-post muli itong konsehal ng Puerto Princesa, and I quote, "Latest update mula sa CTPNP, may nakuha na daw silang CCTV footage." Pero ang catch, buddy, ang nakakapagtaka ay hindi ito galing sa Robinson, kundi CCTV mula sa kalapit na mga building na di umano nakasakay ng multicab si Jobeline gabi noong August 5. Nang makuha ito ng PNP, buddy, ay ipinakita sa pamilya. Grabe, no? Pero bakit hindi nakunan? Di ba na lumabas itong Jobeline Galino dito sa mall na to, no? So ibig sabihin may pagkukulang itong Robinson's Mall doon sa kanilang mga CCTV, ano? Pamilya ang naturang CCTV at kinumpirma ng pamilya na si Jobeline nga talaga ang sumakay ng multicab. Ibig sabihin, buddy, ay pauwi na si Jobeline. So, ang tanong ngayon, buddy, ay ano kaya ang nangyari sa kanya along the way? Well, yan ang aabangan natin sa mga susunod pang... So, ibig sabihin dito, mga idol, wala na yung Robinson's Mall dito. Labas na sila dahil mismong, yun nga, nakasakay pa itong si Jobeline Galino sa isang multicab, ano? Pero ang nakakainis lang is bakit ayaw makipag-participate ng Robinsons, ano? Araw. At syempre, nang dahil nga sa pagmamatigas na ito ay naglipa na ang kaliwat ka ng mga teorya sa kanyang pagkawala. At yan mismo ang pag-uusapan natin sa parting ito. At unang-una dyan ay ang post na ito mula mismo sa konsehal ng Puerto Princesa. And I quote, "Baka may nangyaring masama kay Jobeline sa loob ng mall na hindi rin naman ginusto ng management, na kung sasabihin nila ang katotohanan, baka nag-aalala din sila sa maaaring maging negatibong epekto nito sa kanilang negosyo." Pwede mga idolo, no? Siyempre, iniingatan nga nila yung negosyo nila, pero kung itatago nila, lalo silang lulugmok, no? Theory number 2. Ito ba di sa akin lang ito? Isolated Robinson's branch case. Alam naman natin na may management ang bawat branch ng Robinson. Ngayon, paano kung dito sa branch na ito ay dahil may batas tayo ay ginagawang paraan ito ng mga tao sa likod ng branch para hindi makita ang kung anumang ayaw nilang makita ng mga otoridad? Basically, buddy, what I'm saying is baka merong alam yung mga taong namamahala dito sa branch ng Robinsons na ito sa kung nasaan nga ba talaga si Jobeline. At saka imposible yun mangyari siguro, no? Pero yung theory niya dito sa number 2, medyo malabo ito mangyari dahil alam nyo naman, unless itong si Jobeline Galino ay may mismong kakilala or talagang may nagkursonada sa kanya na empleyado mismo ng mall, ano? We never know, buddy. Hula ko lang naman yun. The hula theory. Buddy, sa sobrang viral ng istoryang ito, ay pinasok na rin ito ng mga fortune teller. At ang isa sa pinakakalat ngayon ay mula kay Jassy Dagasdas. At ang hula niya ay, "First, we have the significator and the presentation of Jobeline. Libang baso na ang ibig sabihin sa kanyang readings ay posible na wala na siya. Again, I am praying na mali ako," ika pa niya. "May nakikita rin akong malaking regrets na daladala niya." Pangalawang hula niya, buddy, "We have a Queen of Cups. Maaaring nasa malapit na dagat o ilog ang katawan niya or anything na malapit sa tubig. Basta may body of water na malapit sa kanya.
Pero alam nyo ba, di totoo nga? Totoo grabe, nga lupit na mga hula na ganyan, ano? Pero anyway, posible din yun mangyari. O baka nga pinatay itong babaeng ito. Tapos wali, yung mga ganitong mga pangyayari sa damuhan itatapon or sa ilog. So pwedeng mangyayari yun. May nakitang katawan, wala ng buhay, na palutang-lutang malapit sa Puerto Princesa. Pero hindi ito isang babae kundi isang lalaki. Pangatlong hula niya, buddy, we have the Queen of Swords and Knight of Tentacles. Ika pa niya, maaaring may kinalaman sa love affair ang case na ito. Possible na love triangle pero ayaw ni Jobeline or nag-aalinlangan siya. May friend zone na naganap. Meron ding involve na babae. Kaya nasabi kong love triangle. So, etong hula niya, talagang may posibilidad dito mangyari, mga idolo. Ano? Nakita naman natin na medyo maganda itong babaeng ito. No? O baka, yun nga, may kumukursanada dito. Tapos yun nga, binasted na itong babaeng ito. At talagang hindi makamove on. Ano? Kaya talagang baka kinidnap o whatever. No? Ito, posible itong hula na ito. No? At talagang pwedeng mangyari itong mga idolo. So, maaaring ang babaeng tinutukoy ng card na ito ay siya ang mastermind. Medyo powerful ang mga taong involved. Ika pa, buddy, nang manghuhulang ito sa kanyang mga hula ay itinataya ko na po ang reputasyon ko as a reader. Ibig sabihin, buddy, ay base sa kanyang mga hula ay wala na talaga si Jobeline. Pero sana, sabi niya, sana ay mali ang kanyang mga readings. Google Maps. Ito, buddy, I would say na right off the bat na hindi ito reliable. But Oo, napaka-nonsense nito mga udol, kasi pwede kang mag-pin, no? Kahit anong gawin mo dyan ay pwedeng-pwede. No? Malabo tong ganitong theory na malulukit siya through Google Map. No? Who knows? Basically, buddy, ay may mga kumakalat na pin location, mga pin location sa Google Map kung saan di umano makakapagturo ito sa kinalalagyan ng katawan ni Jobeline. Pero alam nyo, buddy, napakadali lang mag-pin sa Google Map. So, nonsense ito para sa akin. But sobrang nonsense ito. It is still a theory. At ito na nga, buddy, ay ang pinakahuling teorya natin na alam ko na gustong-gustong paniwalaan ng marami. Dahil alam naman natin na magandang babae si Jobeline, maputi, balingkinitan, at mahaba ang buhok. Buddy, this is far-fetched, pero isama na rin natin ang walang katapusang ahas sa Robinson. Hindi kaya this 2020... Eto guys, wala to. Puro lang to storya. To ay gawa-gawa lamang. Wala kasing evidence na nagpapatunay na talagang may ganitong scenario o talagang may ganitong nilalang mismo dito sa loob ng Robinson's Mall. So yung mga idolo, ano, napakalinaw nung video na to. Okay, so may update nga na nakalabas itong si Jobeline Galino dito sa Robinson's Mall. At yun nga, nasaksihan nila na sumakay at na-confirm nga nung kamag-anak ni Jobeline na siya yun. So ibig sabihin mga idolo is hindi ito nangyari sa loob ng mall. Ano? Ano ko dito mga idolo ay may kumursonada dito o yung theory na may love triangle itong babaeng ito. No? At siguro yun nga, kinidnap o whatever na nangyari dito. Pero mga idolo, nakakatakot yung mga ganitong istorya, no? Halimbawa, pumunta ka sa isang mall, no? Tapos bigla kang mawala, no? Nakakatakot. Hanggang dito na lang muna yung ating reaction video. So, kung ano ang reaction ninyo or opinion nyo dito sa pangyayari about dito kay Jobeline Galino, no? So, i-comment nyo dyan sa ating comment section. At syempre, pag-uusapan natin yan mga idolo, no? So, ako po si Kahimas Insight. At see you on my next reaction video.